Sunday at ang oras ay mag-aalas 5 na yata. Ano? 3:59 in the afternoon. At nandito tayo, guys. Bibili tayo ng pagkain, syempre. Dahil today is Sunday. Dito, ang plaza ay maraming tao dahil Sunday. Maraming namamasyal. Ayan. Ayan. At mamayang gabi, marami dito yung nagtitinda ng balok. Ayan, magdi-display sila dyan. Marami. Every night yan. Tapos, Sunday, kaya nakapagpahinga kami. Ang ginawa namin in the morning, pagkatapos namin nag-almusal, nag-asikaso konti ng mga halaman, and then, nag-live ako para maka-usap kayo, guys, maka-interact sa inyo. Kaya lang kanina, mukha yatang busy kayo dahil kukunti lang ang nakapag-attend doon sa live streaming. Ngayon, ay gumawa ako nitong video just to let you know na ito ngayon ang Sunday namin. Pagkatapos ng tanghalian, ay kaninang pagkatapos na mag-asikaso ng halaman, nag-live, and then pagkatapos, nag-game kami ng ano nang tawag doon, yung uno na card, yung game namin na kaming apat ang naglaro, si Marco, Gian, ako, at si Edgar. At yun, nakakatuwa, tawanan ang tawanan. Tapos nakakatawa dahil merong music yung katabi naming hotel. Eh, nagkikisayaw na lang kami doon pagka na yung music na nakakasayaw. Yun na lang ang nagkasyang katuwaan namin. Dahil syempre, pag Sunday, di ba alam nyo na every Sunday noon, nung hindi pa ganito ang ginawa ni Odette sa amin dito sa Bohol, nung may kuryente pa, ay every Sunday talaga ay nagla-live streaming kami. Nagla-live kami ng ano, yung kanta, video, karaoke, at yun, nagko-comment kayo, nagre-request, ganon. Eh, kaso mo nga lang today, ay wala pa rin yung kuryente, wala pa rin kaming connection ng electricity, kaya hindi namin magawa yun. Kaya, ngayon, sabi ng mga bata, pagkatapos ng laro namin, nagpahinga, naligo kami isa-isa sa amin, and then pagkatapos nagpahinga, natulog, pagkagising, sabi namin, tara, mamili na tayo ng pagkain for tonight, good for tonight, and then good for tomorrow lunch. Yun, ang hihahanda ko. Kaya, maghanap tayo dahil nga walang kuryente, walang refrigerator. Siguro, mag-marinate na lang ako. Hindi ko alam nga kung ano yung ma-marinate ko. Parang balak kong mag-marinate ng ribs. Sana ribs. Parang namimiss ko yung ribs. Ribs na ma-marinate, tapos yung i-grill ko na lang sa pan. Pan-grill ang gawin ko. Ganon, tapos konting gulay. Iisip ko ka kung anong gulay. Siguro kung may toge. Baka bibili na lang ang toge, and then sana kung mag-deliver ng tokwa yung suki ko. Hindi ko alam kung kailan mag-deliver, pero anyway, kung walang tokwa man yung toge, ay okay lang din naman. Ayun, yan ang update today. Makita nyo naman, kalmang-kalma naman ang syudad. Wala namang traffic. Ayan. Maganda, Malwan, ha? Harmonious siya. Walang problema. Thank you, Lord God. Ayan. Namimiss ko yung marinig nating mga music na ganyan sa paligid. Wala, matagal na kami hindi nakapakinig. Kundi sa data na lang sa YouTube, ganyan. Sa Facebook, kung gusto mo ng music. Internet na lang. Ganyan. Eto, nandito tayo sa CPG. Bibili rin muna tayo siguro ng tubig. Iwan natin yung lagayan ng tubig na mineral. Bibili ka muna ng ano, ng i-marinate mo ka lang? Oo nga. Yun nga. Bibili ako i-marinate ko. Ito sa ibig ka tayo? Para bukas ng lunch. Kasi guys, doon sa mga trabahante namin, hindi wala sa usapan namin na bigyan sila ng ulam, pero naawa kami kasi yun nga, nakakaawa ang itsura nila na yung baon nila eh ano naman yung ulam nila, nakakaawa. Kaya isinasali na rin namin kahit hindi wala sa usapan. Kaya lang, ganun kami sa mga workers. Kaya lang, minsan sabi ng mga anak ko na observe daw nila na kapag binibigyan natin ng mga ganun eh, parang lumalaki ang ulo.
ang sabi naman namin, mag-asawa kasi ang reklamo nila, well, experience kasi na ganyan, eh lumalaki talaga ang ulo ng mga workers pag mapait ka. Kaso mo nga lang, sa amin, sabi ng asawa ko, nung pagsabi ng dalawa ni Gian at Marco, ayan, sige, bigay na naman ng bigay, sige, mamaya lalaki na naman ang ulo. Oh, magkakaproblema na naman kayo sa workers, sabi naman ng asawa ko, lumaki na ang ulo nila, bahala sila, silang managot sa God, di ba? Tama naman. At kung halimbawang lumaki ang ulo at magmalaki, eh, humanap ng iba. Ganun lang yun. Ganun na lang para walang walang problema. Kasi asiwa yung gusto mong gawin pero di mo magawa dahil nga sa effect na masama, di ba? Eh, pangit kasi yung kumakain ka ng sakto para sa'yo, tapos makita namin eh, pag yung ulam nilang nakakaawa. So, ganun guys. Ewan ko, comment down below, tama ba yung ginagawa namin o hindi? Sige, mag-comment kayo, tulungan nyo kaming mag-decide. Sige, la. Ano, bigyan natin ng ulam o hindi? Hindi kasi may pamirianda na kami na, ng... Umpisa na natin eh. Ng 10 a.m. and 2 p.m. nagmimirianda ang mga yan. Iba yung snack nila ha. Tapos iba pa yung lunch. Yan. Pero bahala na. Ang gandang bahala guys. Pero mag-comment. Umpisa na natin eh. Paano yun? Mag-comment din kayo ha. Wala nga naman na... Hindi namin matiis guys. Nakakawa. Wala naman nabawian natin. Umpisa na natin. Kasi ang katwiran ko kasi yung mga aso nga namin na papakain namin ng wasto. Tao pa kaya, di ba? Hindi nagtatrabaho. Di ba? Tama o mali? Tama naman siguro. Okay, nandito na tayo sa supermarket. Okay, let's go get something na ma-marinate. Siguro sa BQ kasi may buto-buto ay ribs doon. Eh, dito wala. Tayo sa BQ, bibili ng ribs. And then, siguro for the hapunan, bibili na lang tayo na mag-drive-through na naman uli. Kasi, yun ang request ng dalawa. Ewan ko ba, ang hilig nila ng McDonald's. Kaya, yun siguro ang hapunan. Ang hirap ng ganito, walang refrigerator. Hindi natin maluto yung gusto natin o ang pili, guys. Tara. Bili tayo. Pili tayo dito sa loob. Okay, patayin ko muna may music. Bili na ng pork ribs, dalawang bukos ng kangkong at tatlong pirasong talong pang breakfast. Gawin ko yun na eggplant omelette bukas ng umaga. At yung ribs ay marinate ko para bukas ng tanghali. Yan. Tapos yung kangkong ay gawin kong salad. You know, kailangan natin ng gulay, fiber. Ayun, at dahil dito kami nag-park, may bayad dito na 100 consumable, ay kailangan namin ibili ng something dito sa Alta Chica, ay bibili kami ng drinks. Siguro yung... Ano yung bibili mo? Drinks, okay. Let's go! Let's go! At... natapos natin ang Alta Chica. Ngayon ay puntahan natin ang tubig. Puntahan natin ang tubig. Bibili tayong mineral water guys. Ito ganito ang itsura ngayong January 16. Ayan, galing silang nag-attend ng mass. Yung iba dyan, grupo-grupong naglalakad na ganyan. Busy-busy ang plaza dahil nga ganyang Sunday. Nagtipon-tipon ng mga kakaibigan, barkada, mga pamilya, mga bata, namasyal. Pero ayan. Traffic yan dito. Bakit traffic dito? Allah, bakit na traffic? Ano kaya ang balita dito sa parting ito? Dito naman. Dito guys, ay medyo may kabisihan din ng gasoline station. At dito naman,
ay ganyan din. Traffic. Ayan. As you see. At alam nyo guys, sayang at hindi ko na kunan na video. Maraming grupo-grupo ngayon na may mga ano, yung namimigay ng mga food packs. May nakita kami doon sa kanto ng crossing ng Junction. Ang daming ano, food packs doon, ang daming mga bata. Hindi kaya lang bata. Kaya traffic dito dahil mayroon food pack pa lang binibigay. Ay, so, meron din? Yata. Tignan mo. Doon din sa kanina, nadaanan namin, ang daming nagbibigay ng food packs guys. Kasi alam nyo, doon sa nangyari na Super Typhoon Odette, ang daming nag-donate na mga taga-ibang bansa. At saka, ang daming mga cash donations at mga yung mga private organizations na may mga charity. Ayan, ang daming binibigay. Kaya ang daming naaambagan ngayon at daming nagano yung nagdi-distribute ngayon ng mga pagkain. Kaya ganyan. At dito naman ay hindi naman. Dito naman ay misa. Ayan. Misa naman dito. See? Ayan, tumatawid sila. Busy dito guys. Nagko-communion. Nagpila na ang communion. Ayan. Walang ano pala rito. Walang dikit-dikit ang mga tao. Oh my God. Walang social distancing. Sa bagay dito ay walang ano. Walang COVID dito. Tingnan nyo naman dito. Oh, busy sila sa pagbili ng ano, yung nagutom ang mga tao. Nagutom sila. Ayan, masarap yan. Generator daw. Ano ito? For sale. Uy, may nagbebenta ng generator pa dito sa plaza. You see that? Sana yun, inquire ko yung malaki. Baka mas malakas yun. Okay, enough na yun sa atin. Bili tayo ng gasolina naman dito kay Sir Jerry. So, sasugin natin. Ang dami nang nakapestong mga magbabalot. Eh, ito yung suki ko ng isaw. Ayan. May nakalagay doon na karatula, no? Stock daw ng kerosene. Ang diesel meron. Ay, kasuloy na po doon, no? Okay. 1,000 ang diesel. Tinalang walang pila, guys. Katulad nung nangyari noon. Wow, nakamas ang lakay ko. Oh, wow. Buti na lang walang pila, guys. Kasi nung nakaraan, di ba? Yung pinakita ko sa inyong video. Nandyan, nandito sa channel. Yung minsan na nangyari nung bago-bago lang na tapos ang bagyo. Nako, ang pila guys, grabe, naranasan namin ang pumila ng hindi sa pagyayabang talagang more than 12 hours talaga. More than 12 hours ang pinila namin, ang init. Tapos yun, nakikiihi doon sa tabi ng kalsada ng mga bahay doon. Kasi yun nga, doon nga. Tapos ang tanghalian namin noon ay yung isaw. Kaya nga naging suki ko yung nandun na isaw. Nandun pa rin pala hanggang ngayon. Kaya yun ang experience ko na hindi ko malimutan talaga. Grabe. Ngayon naman ay bumili kami, walang pila. Bumili kami ng isang container na gasoline for the generator. And then kinargahan din namin ito para sa ganun eh wala nang problema. Sana naman ay hindi na ulit maulit yun. Sana naman ay huwag na kaming mahirapan sa pagbili ng gasoline. Sana naman ay magkaroon na rin ng light. Guys, ay meron naman itong mga negosyante katulad yan. May mga kuryente na yan mga yan. Ayan, ganyan. At itong nagtitinda ng mineral, meron ding kuryente siguro ito o generator kaya. Kasi walang light. Ay, meron. Meron siyang light. So, I think meron na sila. Kasi yan ang sinabing pinaka-priority na na ay yung mga nagtitinda ng potable water. Ganyan. At yun, syempre, yung mga essentials like drugstores. Yan, ganyan. Yan ang mga may ilaw na. Kami, guys, hanggang ngayon wala. At yung tubig malakas kaninang tanghali hanggang umalis kami, ay malakas. Nagtaka kami. Kaya nga, nakakatuwa eh. Naglalaro kami nung uno, eh lumakas bigla yung tubig. Kaya, ano, sunod-sunod na kaming naligo dahil matagal na hindi na-enjoy yung talagang yung mag-shower ka na galing sa shower talaga ang tubig. Ngayon, nagmula nung bagyo, tabo lang, tabo-tabo, ganon. Kanina, meron talaga yung shower. Ayun, kahit sa bathtub ko, talagang may na-experience ko ng magbabad.
konti. Ayan. So, thank you so much. Thank you so much sa Manila Water. Sana ituloy-tuloy naman na. Okay, and then... Manila Water? Ay, Manila Water! Oh my God! Manila Water, asa Manila ka pala? Asa Manila pala siya, guys? Ball water, ano? Guys, ball water. Manila Water, salamat daw. Ay, nako, ewan na. Nahihilo na, guys. Ball water, ball water. Nahihilo na, guys. BLCI ba ito? BLCI? Bohol. Water. Yung BLCI, Bohol Light. Bohol. Natin ang drive-thru. Iniwan lang namin yung mga gallons dun sa bilihan ng tubig. And then, mag-drive-thru tayo, balik tayo, and then daanan, uwi. Ganon ang ruta natin ngayon. Diba? Okay. Sinama na naman uli namin kayo. Ayan. Halos everyday na kasama kayo para sa update. O, tingnan mo yun, yung paengs. Ano na, bukas na siya kasi may kuryente na. Noon kasi... May kuryente na ba? Oo, meron na siya. Meron? Yeah? Hmm. Wala talaga. Hindi ba generator niya? Yung mga negosyante ganyan, binibigyan na. Meron ng kuryente sa kalsada, sa daanan, pero ang problema, doon sa atin natapat pa na sira yung ano, sira yung ilaw natin na ganyan, no? Napundi yata yun. Traffic dito. Tingnan nyo naman to, oh, yung free charging. Ayan, daming tao dyan na nag-charge ng kanilang mga cellphone. Kaya wala pa rin. Wala pa rin yung talagang regular na kuryente. Yung mga negosyante, essentials nga lang daw. Sa kanilang kalsada pagka ano ang hina magpatakbo ay relax relax chill chill lang sila. Oo nga, pero harang sa kalsada dapat hindi. Tumabi sila sana naman, tumabi ka naman konti. Ayaw mo tumabi eh yan mo na lang sa bagay wala nang tatabian. Maliit lang kalsada eh. Nagchill-chill siya, maliit lang kalsada eh, wala nang tatabian. Relax lang daw siya kasi Sunday. Ikaw naman. Oh my God, no left turn. Doon tayo sa unahan. Ah, dito pala. Okay. Ayan ang city hall namin. Dito sa Tagularan City. Ito na ang McDonald's. Kaya lang, kailangan nating sumunod dito. Ayan, yan ang huli sa pila. So, susunod tayo sa kanya. Ano, wala nga stick? Orange na lang? Orange na lang? Orange ang mayroon sa inyo? Available? Orange lang yung available sa Tricester. Sige, ano? Large ba? Okay, large. Okay, so large na orange. Okay. Yung price ay large ba? Large din price? Eh, what? O sige, large muna lang tayo. Okay. Tapos ano, yung quarter pounder. Okay. Same drinks. Isa? Okay. Large cheeseburger lang. Oh. Okay. Ano ba? Yung ano, kanang cheeseburger.
Ang drinks mo lang, medium o ano? Pinakamaliit. Small daw yung drinks na ano? Medium naman ang maliit nila. Ijo, ano, patayin, orange juice yung Japon. Wala naman iba, diba? Cheeseburger, sir? Cheeseburger. Thank you. Oh, cheeseburger. Cheeseburger with medium orange juice? Oh. Okay. Ano with French fries yan, di ba? French fries? Yes, sir. Oh. Ako, hindi ko alam mo. And then, sa'yo? Hindi ko alam mo ano. Dali. Yung ano, sige, isang ano pa, isang quarter pounder. Isa pang quarter pounder? Additional na isang quarter pounder ba, sir? Medium lang ang drinks. Okay, orange juice din? Oo. Hindi, wala namang choice, di ba? Okay na? Ano pa? Ano? Sunday. Hindi pa? Huwag na. Huwag na. Hindi naman masarap. Ayun. Okay na. Ayun lang. Sige. Okay na. Okay. Repeat ko lang, sir. Isang Big Mac with large fries and orange juice. Oo. Bali, dalawa na po yung quarter pounder. Isang medium. Tapos isang large. Orange juice with sugar. Tapos isang cheeseburger na medium. Oo. Okay, 781 last person. Okay. Oh, okay. Thank you. Bye. Good afternoon. Ha? 1 peso na. Ha. Ayan, maliwanag pa. Pero alam niyo ang oras is takip silim na talaga, makulimlim na. Dito sa kami ay maliwanag, tingnan mo. Maliwanag ah. Ayan. What is that? Okay. Okay naman. Mama. Apat na fries, okay na. Okay, let's go. Let's go home. Inumin ko na lahat para wala nang problema. Inumin ko na lahat, ha? Stop light, ha? Walang stop light dito sa parteng ito, sa crossing na ito, ha? Nasira pati yung mga yan, yung mga stoplight na yan, nasira na ho din. Yan, magagabi na. Makikita na naman natin ang lagim. Pagka sinabi kong magita ang lagim, mamaya may mag-comment na naman. Huwag naman masamain po, yun po talaga reality dito sa amin. Kasi po na nabagyo po kami, hindi nyo po ba alam, nasira po yung mga wirings, mga yan, yung mga poste na yan. Narami pong nga bali na malalaking mga poste ng kuryente. Kaya normal na mas nasira, eh madilim. Madilim talaga, walang kuryente. Sa labas sila nagbarbero. Hindi na niya makita. Hindi na makita sa labas. Madilim eh. Walang kuryente man. Walang kuryente. Yan ang sinasabi ko. Ito, tumpo pala ito. Yung pating ito ang kanto kung saan ako natutong magbike noong high school ako. Ayan. Ito ang kinala. Ito po yung bahay namin noon. Ayan. Ganito ang situation. Guys, wala pa rin kuryente sa mga maraming residences, pati yung ibang mga hotel meron na rin mga paupahan.
meron kami na mga ordinaryong mga tao lang, na mga ordinary residents dito sa Tagbilaran City, wala pa kaming ilaw. Ako guys, kasi magdidilip na. Ganito ang situation ngayong Sunday. Parang ano naman, okay naman. Ano naman yung tuloy-tuloy yung tapo ng sasakyan. Maganda ang mga views dito. Kita mo cool, chill-chill lang siya. Diba? Dito sa amin. Cool na cool. Yun lang. Medyo ayaw natin yung madilim, no? At least, meron din naman kaming generator, pero yun nga, sinasabi ko, maingay. Nakaka-irritate din yung ingay niya, guys. Paalam na ako. Ay, hindi pa. Nailawan dito, dun lang banda. Pinili lang nila ang may ilaw. Tingnan mo, may ilaw doon sa banda doon. Oh, may mga ilaw. Dito wala, oh. Kita mo? Ha? Kita ko. Oh, meron ng ilaw doon sa parte sa, ano, sa crossing. Yun sa banda dito wala. Okay, guys. See you again next time. Thank you so much. Love you guys. Stay safe lagi, ha. Ingat. At saka, yun, mag-ingat. Wish you the best of everything guys, always. Sana see you next time na naman, ha. See you on the next video, guys.